Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, saan man sulok ng mundo, mga mga love shoutout sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, mga love shoutout po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share, maraming salamat. So, kumusta naman yung San Juan kahapon sa Pilipinas? Wala bang nalunod or nalumos? Sana naman no, wala dahil yun, tradisyon ng mga kababayang mga Katoliko, no? Na maligo-ligo, ipagdaos yung, di ba, baptismal yun, John 24 ni Jesus Christ na peace be upon him, binautismohan ni sino ba yun, ni Juan, ni John the Baptist, yun pala. So, yun na, sana walang mga na-disgrasya kahapon. No? Happy-happy lang. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, ay naku po, tatlong Duterte daw ang tatakbo sa Senado. Totoo ba ito? Naku, pakinggan po natin, panoorin natin ang interview kay VP Sara. Sandali ah. Ito, may interview ng Isiminay kay VP Sara. Sabi dito, breaking news, tatlong Duterte tatakbo pagka-senador sa 2025. At si Mayor Basti daw ay tatakbong presidente sa 2020. Sumakalaban ni Martinez, Romualdos, Crocodilos, Tambaloslos, Buayos. Nako! Babakbaka na naman nila dito si Basti. Naku po, Sandro. Si Sandro pala, 2034 pala. No? Baka mag-senador din si Sandro. Sandro, senador ka na din. total sa inyo naman ngayon yung pera ng taong bayan. No? May 800 billion naman tatay. May bayad, may bili mo yan lahat ng mga boto ng tao para manalo kayo. So, yun na nga, no? Ito, si VP Sara nagsalita. Panoorin po natin, ha? Sa Isiminay ito. Credit to the owner, Isiminay. Sandali, kasi... Nako. Si Paolo Duterte yung pupresidente ngayon, senador. Si Sebastian Duterte. Si tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa UVP? Okay na yan. Walang president sa Duterte mo. Ha? Walang mag-president sa Duterte. Ningon sa ko ang mama, ang panahon ko yun. Ikaw yun. So, confirm na daw yun. Ni VP Sara, no? So, siya babalik sa either next year or kaya siguro siya nag-resign pagka, ano, no? Pagka deep in secretary. Either next year, tatakbong mayor si VP Sara or sa 2028 kasi si Basti daw ang patakbohin pagka presidente. So, si Tatay Digong next year, pulong Basti nasa Senado. Yayanig na naman. Maaning-aning na naman dito ang mga ang mga dilawang taan, dilawang pink CPP dito at ang ano si Romualdez at ang kampo niya, no, dyan sa Congress at si Mamshi.
si Kukak mag magkukak na naman siya, magtatalak na naman siya sa ano, sa Malacañang. Sasabihin na naman niya doon, tatawagan na naman ngayon lahat ng mga tauhan. Ilabas ang lahat ng mga high profile inmates. So, palabasin na yan siguro. Abangan natin si Parohinog, si Kirwin Espinosa, si Sardi Ampatuan. Dahil nakalabas na si Dilima. Mga lahat ng yan. Palalabasin yan siguro. Lahat ng Marcos administration ngayon dahil matindi talaga ang labanan ng eleksyon next year at saka sa 2028. Dahil ayon kay Maharlika sa kanyang puting ahas doon sa Malacañang, ay si Martin Romualdez ang patatakbuhing presidente next sa 2028 kung hindi siya ma-prime minister. Kung hindi nila maipasayang charter chains or chacha no ng yung economic provision kunwari, pero hindi yon, term extension ang gagawin diyan. So kung hindi talaga yan siya maipasa, si Martin ang gagawing iuupo. Tutulungan niya lahat ng resources, no? Lahat ng pira ng taong bayan, kukulimbatin nila para gagastusin yan sa, tawag dyan, eleksyon ni Martin Romualdez. Bibilihin lahat ng mga boto. Malamang, tatakot-takotin lahat ng mga mayor sa mga barangay, yung mga rebilde. Palalabasin yan, pupunta doon sa mga barangay-barangay, tatakotin ang kapitan. Uso yan noon pa man. Gawain na yan eh. Kaya taga-probinsya ako eh. Alam mo, mga ganyang galawan. No? Bibilihin lahat ng administrasyon ni Bongbong Marcos, lahat ng mga politiko ng billions of pesos mula sa tax ng taong bayan para sila ang manatili sa pwesto. Dahil ayaw na nilang umalis dyan eh. Piling nila sila na may-ari Pilipinas, piling mga royal blood na ito si Martin Romualdez, si Mamshi, si Bongbong Marcos, ayaw na umalis eh. Akala mo naman, pag mamay-ari nila yung Pilipinas, binigyan lang sila ng chance. Nairinim ang kanilang pangalan na binaboy sa loob ng mahigit 3 dekada. Yan ang ginawa. Mas binaboy ngayon. At binaboy nilang kanilang pangalan, kanilang apelyidong Marcos, pinatunayan lang na talagang totoo ang mga akusasyon laban sa kanilang ama, dati na dating presidente. At mas hihigitan pa yata ngayon ni Marcos Jr. Yung mga tao kagaya ko na bumoto sa kanya, abay, iniipit ngayon, lalo na yung mga pobre, binibigyan na lang, no? Ng mga ayudang tag 1 kilo, 2 kilong bigas, na bulok na, no? Na halos kahit aso hindi kainin. Dahil dyan, mababa ang tingin nila sa mga mahihirap talaga. Anti-poor si Bongbong Marcos. Dahil nga, dyan sa movie na Made in Malacañang, huwag kalimutan na walang alam si Bongbong Marcos sa lahat dahil palagi siyang nasa bar. Mismong ngayon. Pelikula ng kanyang superate ang naglabas noon, no? So, ngayon, mayayanig na naman ang mga magkaturiring na naman ang mga kalaban ng Duterte ngayon dahil klien mo naman, 3 Duterte tatakbo daw sa pagkasinado sa senador next year. Nako po. Ito na. So abangan natin kung ano talaga yung mangyayari. Pero duda ko talaga si Basti. Tatakbo yan pagka senador, no? At of course, susuportahan yan namin ng mga dabawin nyo, Basti Duterte. At ng mga Duterte supporters, of course, mas okay si Basti pag nasa Senado. At yun, unti-unti magiging senador kasi nagiging mayor na eh. May alam na siya sa executive kasi yung mayor ay part ng executive department. So, pwede na siya dyan. Tapos, next yun, pwede na siyang mag-vice president. Pwede na maging presidente. Di ba? Step by step. So, yun, no? Ano kaya na naman? Of course, pagtatawanan ito ng mga, ng mga bayarang vloggers ni Martin Romualdez, no? Kung ano na naman yan, ititira nila ngayon sa Duterte. Abangan natin yung kanilang sunod-sunod na mga tirada mula sa House of Representatives, no? Paninira sa Duterte.
So ito, magiging ano na naman to. Another na naman pagkakakitaan ngayon ng mga ibang mga vloggers na mga lalo na sa mga loyalista, ng mga loyalisa. O ano kaya masasabi dito ng mga kakampink at mga pulahang pink CPP na din, no? Nagsama na talaga yung pula at dilaw ngayon. Nag-merge na talaga sila. So, ito, abangan next year. Di pala, by this coming October pala, mga lalabs, mga vayots, ay filing of certificate of candidacy na po for next year. May 2025 senatorial election. So, mag-abang po tayo, mga lalabs.